Hello Radicals! Ako si Ate Kay De Leon and welcome to our iRock, Share Ko Lang. ECQ na naman. Miss na naman natin ang magsama-sama. Share mo naman! Kumusta ka? Oops! Kumusta ka bukod sa ayos lang naman at okay lang po. Habang iniingatan natin ang ating katawan mula sa health risk sa labas, may health risk din tayong dapat labanan, lalo na ngayong kailangan nating manatili hanggat maaari sa loob ng ating tahanan. At kung usapang essential lang din naman, alam mo ba kung ano ang laging essential? It's you and your mental health. Kaya naman, hayaan niyong i-share ko lang sa inyo ang ilang mga tips on how to take care of our mental health. We can take care of our mental health by first, taking care of our physical health. Yes, our food choice, sleeping schedule, and physical activities affect our mental health based on science and based on experience. Kaya, galaw-galaw din sa ating mga upuan bukod sa pagpunta sa kusina at higaan. 2. Journaling. It helps us gather our thoughts, identify and clarify them, and even learn how to slowly let them go. And eventually, pwede natin silang makita from a broader perspective. Dahil minsan, may mga gulo sa isipan natin sa papel lang natin mabubuhos, lalo na kung luha mo na ang inuubos. We can process our emotions and even trade them for refreshing revelations and our devotion. 3. Filter and focus. Kailangan nating i-filter ang ini-input at pinaprocess ng isip natin. Dahil we can't control everything that happens around us every day, but we can control our response to it. And that does make a change. Hahayaan mo bang sirain ng isang bagay ang buong araw mo o ang focus mo? No. Hindi mo kailangang pagurin ang isip mo sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Choose your battles wisely. 4. By learning when to take a rest. Pahinga. Pahinga ng katawan at ng isip. Dahil panicking and pressuring ourselves does not equate to productivity. Kaya repeat after me, pahinga. Even Jesus rested. And because to move and work and serve excellently, resting and sitting steadily before the Lord is also necessary. 5. Tap. Yes. Lalo na ngayon sa panahon na one tap away na lang tayo sa milk tea at iba't ibang shopping spree, sana hindi din natin makalimutan na one tap away lang din ang ating spiritual family. You can always virtually tap them whenever you need them. Kaya naman, kung kailangan natin ng karamay, huwag sana tayong mahiyang mag-message sa ating mga ates and kuyas, life group leaders, network leaders, pastors, trusted friends and families, and our ACC family. You can also message our Facebook page, ACC Radicals. And remember that asking for help does not make you weak. Actually, ang ibig sabihin nun, you're strong. Strong enough to acknowledge your weaknesses and your needs, and even stronger to still strive for growth and to move forward. Hindi man natin ngayon pisikal na matatapik ang balikat ng isa't isa o magyakap at magakbay, sama-sama pa rin tayong lalaban sa gamit ng pagtulong, panalangin, at pagdamay. Let's fight the silent pandemic of mental health problems together as one. Again, I am Kay De Leon for ating iRock, Share Ko Lang. Stay safe and sane, Radicals!